Indian Squad, for today's vlog is featuring natin yung pag-create ng a photo that I posted in Instagram and the Careline group. So, ipapakita, dahil alam po ni Tata noon, ipapakita ko kung ano yung mga products na ginamit ko while creating this look. So, guys, please keep on watching. Nakapag-line na ako ng contact lenses, never mind the parts of my shirt. So, yung ginamit ko for the base of doing our makeup is una lang ito at ito Silka, alam niyo na to. Then yung sunod is ito, IY Aqua Moisturizer Whitening Vita. Then facial cream, Whitening Vita lang, IY pa rin. So, tapos ko lang gawin ni Harun kanina. And, yung sunod kong gagawin is i-tap natin ito mga dark areas sa my under eyes. This is lipstick from Maybelline. Matagal na ito actually. Divine Wine yung shade niya. And yung ginagawa ko para matakpan yung mga dark areas is nilalagyan ko. Ginagamit ko din siya as blush, as cream blush. Para mawala yung mga dark areas. Ginagamit ko itong hack na ito. Then, saka ko lalagyan na. By the way, itong Maybelline na ito. Nabili ko lang siya dati po. 110 pesos ata. Lagay tayo ng foundation. Ito din ako. Ito ginamit ko for that look. Careline Oil Liquid. Careline Oil Control Liquid Makeup. So, maglagay na tayo. Ang shade nito is Oriental. Hindi ko pala nasabi kanina, ginamit ko brand ng contact lenses is Fresh Lady. Ang color niya is Jewelry. By the way, kakurangin ko lang sa sakit. So, ito lang yung free time ko nga na mag-film ulit. I-blend out natin ito foundation. Hindi siya yung full coverage. Very ano lang. Very sheer lang. Hindi siya yung pakak na pakak na mukha ka ng mundok. Sabay natin itong liit. Grabe sa tone ko. Then, after natin maglagay ng liquid foundation is maglalagay tayo ng concealer tayo, which is ang ginagamit ko liquid concealer is from Ever Banana in the shade Light. Ayan, hindi ko focus pero light yung shade niya. Minimum galagyan ko yung parts na mukha ko. And with the same brush pinibend ko lang siya. Isip ko talaga ako, sorry guys. Sa mata natin, ayos ko pa yung hindi.
And napapansin niyo, hindi matte yung foundation na ito. Ayusin ko lang yung pagkabi. Ang ginamit ko din for that look is ito. As in, nakikita nyo gamit na hit blush. Yung Maybelline na Divine Line na matte. Basta alam ko kung ano-ano yun, pero Divine Line. Yung Maybelline, ginagamit ko siya for blush on. Then, blush yun natin. Pwede nyo rin naman kung yun, pero mas gusto ko lang gumamit ng blush. Masyado mapalang ng hurry kasi magpa-powder pa tayo mamaya. Tapos na tayo. And yung nagtatanaw for the yung ginamit ko sa lips ko that time is itong dalawa, C&M gel based lip Amore Dear Focus. Hindi naka-focus basta gel, C&M gel tint Amore, which is called a red shot. Banda yung swatch niya. Ito po yung swatch niya. Then, yung favorite ko siya kasi lagi ko siyang ginagamit and hindi na kasi ako siya nag-red lipstick and this is my go-to tint. Lagi siyang nasa bag ko. So, orange siya. And ito yung itong orange. This is Mia from the Premium Stains. So, ang gagawin natin is mag ay ito mag pupuntun muna tayo na close. Ito, lagi ko siyang ginagamit as pupuntun ng ilong kasi hindi kasi ako marunong sa pangkilay and waxy siya. Hindi niya nakifil itong mga bumi ng kilay ko. So, yun. Wait lang. So, yun. Balik na tayo. Sobrang liit niya na. Itong Michido na eyeliner brown pencil. Brown yung ano na. Tapos, ginagamit ko siya pa. Contour. Ng nose. Kasi yung contour powder ko na nandito. Diba tayo nga pala? Yung nasa blue letter. Tapos tayo mag-contour ng ilong. So, mag-brush na tayo ng kilay using this pattern. Then, mag-powder na tayo to set to mattify our face. For the double chin. By the way, I'm using Caroline Oil Control Face Powder in the shade Honey. Then, ito na nga kasi someone asked sa group at ito yung swatches, so I'll be putting it on my lips now. Spread. And this is C&M in the shade Amore Alone. Pinatura niya pala siya lang.
Ang ginawa ko yun is, ito siya, shake siya, bago siya. So, ilang ito siya sa middle part ng lips. I'm sharing lang kung ano yung ginawa ko nun sa pinos ko sa akin na hanggang na page. So, yung ginawa ko kung ito lang. Para makompleto lang ako kung ito na pagkakaroon sa pelay ko. Body temperature ko is hindi ko i-allow ng guard para makapasok. Yeah, mag-feel na lang tayo. Seeing care and glow glitter. I'll be using the control. So I'll be using the brush. Let's do a picture of this. Ito yung contour natin, hindi pa.
Using the pixie dust setting spray, you will be cleaning passes up and setting spray. Baking ko mga banana lashes ko. Kasi makikita lang kasi visible na siya sa camera. And then before na wala ko yung gamit para tumubo yung lashes ko. Hindi siya nakikita kahit clear na sa pictures unless my close eyelashes. This is the one that I just looked at. Well, I'm wearing this one. I'm not going to draw all. So, I'll be putting this and I'll be doing a review on the pros and cons of the skinny mascara. So, what do you think? Nakangawa. Parang kumaba yung eyelashes ko. Hindi na natin sabi ng pa. Nakita niyo naman na mas nag-length na yung eyelashes ko. Sorry guys kung medyo mahaba yung video natin kasi hindi talaga maganda yung pakaramdam ko. So yung ginagawa ko yung business kaya nagpapos ako. Kasi isipin pala ko. Liquid highlighter,
Life by Care 9, perfect pro trio for my goodables for my key light, and these two TPS and GMM for my lips, and Dichidol eyeliner in brown for the contour of my nose, and Pixi Dust setting spray for the setting spray for some of my face, and Care 9 oil control powder in shade honey, and Care 9 diamond rim highlighter. Basta kapas nyo lahat kaya the Careline Skinny Mascara. Yan, ito yung, and yung contact lenses ko is from Fresh Lady. May papel pa. Fresh Lady, yung brand ko ito. And the color jewelry ko yung shade. Yan, sa mga nagtatanong ng mga sis. Dyan, you can buy it on Shopee. And, susunod na vlog na other is, sasabihin ko sa inyo kung anong shop ko siya nabili. So guys, thank you for watching. So guys, this is our final look.